Personal nurse ng isang mayabang lalaki. At sa di kalaunan ay nagkatuluyan sila. Subalit ay hadlang ang pamilya ng lalaki. Subalit ay hindi na ito nahadangan nang malaman na siya pala ang nawawalang anak at nag-iisang anak ng isang pinakamayaman sa kanilang lungsod. Si Lucy ay maaga na ulila. Unang namatay ang kanyang ina nang dahil sa sakit na leukemia. Labis na nasaktan siya nang mamatay ang kanyang ina. Paglipas ng 5 taon ay nagkaroon ng pagkakamisunderstanding sila ng kanyang daddy sa kadahilan ng mag-aasawa ito ulit. Tumutol si Lucy sa kanyang ama, subalit ay hindi niya hawak ang puso ng kanyang ama kung kaya't wala siyang nagawa na nag-asawa ito. Doon siya tumira sa kanyang lolo at lola na sa kanyang father's side. Noong una ay hindi niya matanggap na mag-aasawa na ulit ang kanyang ama. Subalit ay pinapaintindi nito ang rason kung bakit nagawa ito ng kanyang ama. Kung kaya't maitindihan naman ngayon dahil bata pa noon si Lucy, kung kaya't umuwi na ito sa bahay nila. At labis na gulat ang kanyang naramdaman nang malaman na may anak pala ang babaeng na asawa nito muli. Mas nadismaya pa siya nang malaman niya na pumayag ang kanyang ama na i-change ang apelido ng kinakapatid ito na maging kaapelido niya. Mabait naman ang kanyang tita na naging asawa ng kanyang ama. Subalit, sa di inaasahang panahon ay naaksidente ang kanyang ama na siyang dahilan upang mabawian ito ng buhay. Labis sa pagdaramdam si Lucy at mas lalo siyang naghirap na lumipas ang 2 taon na pagkamatay ng kanyang ama. Lumabas ang totoong kulay at ugali ng tita niya at ang kinakapatid dito na babae. Ano to? Hindi ba pinakopya mo ako sa exam? Bakit ganito? Bakit mababa ang marka ko? Ani ng kanyang kaklase habang pabalang na inihagi sa mesa ni Lucy ang papel ni Casey ng kanyang kaklase. Inayos si Lucy ang suot niya salamin dahil sa malapit na itong matanggal. Hindi na lamang ito pinansin ni Lucy ang pagdadaldal ni Casey tungkol sa kuha nitong marka sa isa nilang subject at binuklat na lamang ni Lucy ang susunod na pahina ng isang libro ng kanyang binabasa. Hoy babae! Bakit hindi mo ko sinali sa group project? Kala mo kung sino ka? Sumbat ng isang kaklase ni Lucy na lalaki at hindi na ito matatandaan at nakilala na ni Lucy dahil sa wala siyang panahon na kilalanin ang mga kaklase niya. Natatandaan niya ang mukha ng lalaki sa ngayon ay galit sa kanya. Subalit ay hindi niya kailanman maalala ang pangalan nito. Hindi niya na lang ito pinansin. Nagalit ang lalaki na kaklase ni Lucy. Kahit nagsalita na naman ito, "Aba, porket matalino ka? Ang yabang-yabang mo na!" Dagdag pa ng kaklase nitong lalaki. Ramdam na ramdam ni Lucy ang pangangalaiti ng boses ng kaklase niya. Pakiramdam ni Lucy ay sasakali na siya ng kaklase niya anumang oras dahil sa galit nito. "Matalino nga, hampas lupa naman. Akala mo kung sinong magaling? Scholar ka naman dito." Sabat ng kaklase ni Lucy na si Talia. Hindi man nakikita ni Lucy ang nagsalita. Si Talia nga ito. Subalit ay kilalang kilala na ni Lucy ang boses ni Talia. "Sinabi mo pa, kung inakala mo makakapagtapos ka ng pag-aaral, porket patalino ka, ay pwes, nagkakamali ka. Gagawa at gagawa kami ng paraan para mawala ang scholarship mo. At mamumulubi ka sa tabi ng daan." Ani ng isa nitong kaklase na galit din kay Lucy. Napahinga na lamang na maluwag si Lucy sa mga pinagsasabi ng mga kaklase niya ng kung ano-ano ukol sa kanya. "Humanda ka!" Dahil naputo na sasabihin ng kaklase niya dahil sa biglang dumating ang kanilang class advisor. "Bakit yung pinagkakaguluhan si Miss Cordova?" Napatigil sa pagbabanta ang mga kaklase nito dahil sa biglang dumating ang kanilang class advisor. "We are just congratulating her, ma'am. Top 1 na naman siya sa buong grade 11. We are just very proud of her naman, ma'am. Hindi ba, guys?" Nakangiting wika ni Talia sa kanilang classroom advisor at sa mga kaklase nito.
Nagsitanguhan naman ang mga kaklase ni Lucy at pinuntahan si Lucy upang makipagkamay dito. Congratulations, Lucy! Napakagat na lang sa kanyang labi si Lucy dahil sa masyadong mahigpit ang pagkakahawak ni Talia sa kanyang kamay na tila ba galit na galit ito. Ganun na rin ang ginagawa ng iba pa niyang mga kaklase sa kanya sa pakitang pakikipagkamay sa kanya. Sa higpit ang pagkakahawak ng mga kaklase ni Lucy sa kanyang kamay ay lihim na lamang na napangiwi sa sakit. Matapos ang makipagkamay ang mga kaklase ni Lucy sa kanya, ay umupo sila sa kanyang-kanya nilang upuan. Nalukot na lamang ni Lucy ang pahina ng kanyang librong binabasa sa ngayon, sabay sabi sa kanyang sarili, "Kailan pa ba ako maglalakas loob?" Napatulan sila sa mga pinaggagawa nila. "Okay, so I'm here to announce na may gaganaping Battle of the Geniuses sa susunod na mga araw. Kalaban natin ang iba't ibang di na natapos ang classroom advisor nila Lucy ang sasabihin dahil sa sumabat ang isa nitong kaklase na si Clint. Ma'am, si Lucy Cordova na po ang isa lang yun sa Battle of the Geniuses na yan. She's a genius naman, ma'am. For sure, mananalo naman tayo. Diba, classmates?" Ani ni Clint. Wala naman naging reaction si Lucy sa sinabi ng kaklaseng si Clint kasi tinatapat na siya magreklamo pa. Si Clint ang lalaki na kaklase ni Lucy na nangupya kay Lucy noon sa exam. Sayang sa sinagutan ni Lucy at kay Clint naman ay English. Kaya't di talaga sila magkapareho ng sinasagot. Hindi naman kasalanan ni Lucy kung bakit mababa ang markang nakuha ni Clint dahil sa patanga-tanga kasi itong kumopya lang ng kumopya. Di naman binabasa ang subject ng sinasagutan. "Busy po ako, ma'am. May trabaho po ako." Walang pag-aalinlangan na sagot ni Lucy sa kanilang classroom advisor. Napabuntong hininga ang kanilang class advisor dahil sa sinabi ni Lucy. Samantalang nagreklamo naman ang mga kaklase niya dahil sa rason ni Lucy. "Come on, Lucy! You were the pride of our school, remember? Kaya nga scholar ka, hindi ba? Kapalit ng perang pinapaaral namin sa'yo, you should at least make us proud of you." Ani ng kaklase niya dahil sa gusto niyang pahirapan si Lucy. Gigil na lamang na kinagat ni Lucy ang kanyang mga labi at dinibdib na lamang ang lahat ng mga masasakit na salita galing sa kanyang mga kaklase at sinabi na lamang sa kanyang isip na, "Tama nga kayo. Ang scholarship ko ay galing sa inyo. Pero dapat, hindi nyo din angkinin ang kalayaan sa akin. Dadating ang panahon na hindi nyo na ako mamaliitin." Lahat ng mga scholar kasi sa paaralan ni na Lucy ay suportado ng mga mayayamang estudyante na nag-aaral sa isang pinakasikat at mamahaling paaralan na ito. "That's so rude of you, Miss Talia Hernandez!" Suway ng kanilang guro kay Talia. Tumayo naman si Talia at nagdadrama na nagulat pa sa kanyang binitawang salita. "Gosh, I'm sorry, ma'am. I'm so sorry, Lucy. Hindi yun ang nais kong iparating, ma'am and Lucy. And I also bet for other scholar here." Paghingi ni Talia ng peking paumanhin. Halatang halata kasi na peke lang yun at pinaplastik niya lang. "I will do it, ma'am." Ani ni Lucy. Tsaka naman naghiyawan lahat ng makaklase ni Lucy dahil sa kanyang binitawang salita. "That's it. I put myself again in a very huge mess." Bulog na lamang ni Lucy sa kanya sarili. "How about your job? Is it really okay?" Takang tanong ng kanilang guro na may pag-aalala. Dahil si Lucy kasi ay nag-aaral at kinsay nag-part-time bilang isang waitress sa mga bar. Tumango na lamang si Lucy dahil wala naman talaga siya magagawa pa. Do it or diet na lang kasi para sa kanya ang lahat. Simula na mawala ang daddy at mommy niya. "See? Madali lang kausap ang isang Lucy Cordova. For sure, mananalo siya. Kailan pa ba siya natalo sa lahat ng paligsa na sinalihan niya? Tsaka, may prize naman, kaya hindi na siya lugi doon." Ana ni Talia habang nakangisi at nakatingin kay Lucy. Napabuntong hininga na lamang ang dalagan si Lucy dahil sa hindi niya alam kung pinupuri ba siya ni Natalia o iniinsulto sa mga pinagsasabi nito sa harap ng kanilang buong klase. "Okay, now class, huwag na kayo mag-ingay. See me in the faculty after the class, Miss Cordova, okay?" Tumangula si Lucy at agad na niligpit lahat ng kanyang mga gamit
na nasa kanyang mesa nang sabihin ng kanilang guro na after the class at ngayon ito para kay Lucy dahil sa katatapos lang ng kanilang klase. Nagmamadaling lumabas si Lucy sa kanilang classroom upang sundan ang kanilang guro sana. Pero bago mangyari yun, ay bigla na lamang siyang hinarangan ni Natalia at mga kagrupo nito. Si Talia at mga kasama nito, ang kanyang mga plastic friends na sina Sofia at Hannah. Kailangan na nilang i-recycle dahil sa kaplastikan, sabi na lamang ni Lucy sa kanyang isipan. Lalagpasan na sana ni Lucy sila at di na binigyan pa ng pansin, ngunit sa kasamaang palad at tila ba ayaw tantanan ni Natalia si Lucy. Ano bang problema niya sa akin ha? Iritang tanong ni Lucy kay Natalia. Pinag-cruise ni Natalia ang kanilang mga braso at tinitiga si Lucy na tila ba isang maliit na bagay at basura sa kanilang paningin. Wala naman. Go on, sabi ni Talia. Sabay turo sa daan, natatahaki ni Lucy. Palabas at upang sundan ang guro. Dumaan si Lucy sa pagitan nila dahil nasa pinto kasi nakaharang si Natalia at hindi na nagulat pa si Lucy na napadapa siya dahil sa paanan nakaharang sa kanyang dadaanan. Kahit hindi man nakita ni Lucy ay natatandaan niya ang lakas at dulas ng paa dahil sa kanyang pagdapa. Oh, I'm so sorry Lucy, ani ni Talia at inilahad ang kanyang kamay para sana itulungan si Lucy na makatayo. Subalit ay hindi na nag-abala pa si Lucy na kunin ang kamay ni Talia. Subalit at tumayo na lamang ito agad at walang lingon-lingon na naglalakad patungo faculty. Bakit niyo ako pinapupunta dito? Pugad ni Lucy sa kanilang guro nang makarating ito sa faculty office. Binaba ng kanilang guro ang kanyang mga hawak na white folders tsaka tinignan si Lucy ng seryoso. Tell me Lucy, ano ang mga ginagawa sa iyo ng mga kaklase mo? Napakurap si Lucy sa tanong ng kanilang guro. Tinitigan ni Lucy ang kanilang guro sa kanyang mga mata, sabay sabi sa kanyang isipan at tila ba nagpapadal ng mensahe na, "It is your responsibility bilang homeroom teacher. Sa tingin mo ba, ang mga estudyanteng gaya ko ay magsasabi sa iyo ng totoo kapag tinatanong mo? You need to find out yourself, do the hard way rather than the easy one." Lucy, tawag ng kanyang guro sa kanya dahil sa hindi ito kumibo man lang. "We are okay, ma'am. I know they were rude, but I guess nasanay na din naman po ako." Sagot na lamang ni Lucy sa kanyang guro. Tinigdan si Lucy ng kanyang guro, diretso sa kanyang mga mata nito, na tila ba sinisiguro na hindi nagsisinungaling si Lucy. Mukhang hindi kumbinsido ang kanilang guro sa mga sinasabi ni Lucy. "That's right, ma'am. Don't be convinced and be fooled. Maghinala ka. Dahil hindi ako nagsasabi ng totoo." Bulong na lamang ni Lucy sa kanyang sarili at hindi ito narinig ng kanilang guro dahil sa medyo malayo si Lucy sa kanyang guro. "Are you sure? Come on, Lucy. It's okay. You can tell me. Don't be afraid, okay?" Ani ng kanilang guro. Hinitian na lamang siya ni Lucy. Matagal na tinitigan ng kanilang guro ang naging reaksyon ni Lucy na tila ba sinusuri talaga niya ang mga rason ni Lucy bago ito napatango. "Is that so? Then okay. I'm just making sure na wala silang ginagawang masama sa'yo. You are very important to us, Lucy. Take care always, okay? You may now leave, Lucy. I will just inform you about the battle of the geniuses some other time if I have new updates, okay?" Ani ng kanilang guro. Lucy bowed down her head and turns it back against its teacher. Nang makalabas si Lucy sa faculty office, ay nagbago agad ang expression nito sa mukha. "You failed to do your job as our homeroom class advisor. You failed to notice things that needs to be noticed. Useless." Bulong ni Lucy sa hangin na lamang. Kumulo ang tiyan ni Lucy, kung kaya't napagpasyahan na lamang na pumunta sa cafeteria upang kumain na lamang muna. Nang makarating si Lucy ay walang masyadong estudyante na kumakain. Malamang sa mall nagsikain ng mga estudyante sa paaralan dahil sa ang aarte nito. Kahaman kasi ito sa pera at masyadong gastador, walang iniisip kundi kasiyahan at lakwatsa lamang. Akala mo ay sarili nilang pera ang kanilang ginagastos
Tasa mayaman sila, subalit ay pera ito ng mga magulang nila. Kung wala ang mga magulang ito, ay wala itong mga pera. Umupo si Lucy sa isang tabi at pinuksan ang bag niya upang kunin ang kanyang pack lunch. Matiwasay siyang kumakain nang bigla niyang matanaw sa malayo pa ang isang grupo ng mga kababaihan. May bitbit itong mga tray na may mga lamang pagkain. At palapit sila ng palapit sa kung saan nakapwesto si Lucy. Natanaw ni Lucy ang isang pamilyar na mukha. Naparoll eyes na lamang si Lucy na makilala ito, sabay sabi sa isip na, ano na naman kaya ang kailangan ng babaeng to? Tumigil sa harap ni Lucy ang nasabing mga babae at inilapag nila sa mesa ang mga pagkain. Nagsiupo na din ang mga babae sa puan sa tabi ni Lucy. Pero hindi pa rin nag-abala si Lucy nang pansinin ang mga ito at tapunan ng tingin dahil sa kumakain ito. Hi, Ate Lucy! You won't mind if you join naman, di ba? Aning ni Lily na kinakapatid ni Lucy. Hindi na lamang ito sinagot ni Lucy. Tila ba namang aangal pa si Lucy sa ginagawa nila? Nakaupo na nga sila nang walang pahintulot galing kay Lucy. Guys, siya pala si Ate Lucy, stepsister ko. Napakatalino niya, promise. Nakangising sabi ni Lily sa kanyang mga kasama. Pahagyan na pataas ni Lucy ang kanyang kilay sa mga sinasabi ni Lily. Kailan pa kaya siya nito tawagin stepsister? Sa katunayan nga, pinagtataboy siya nito. Sa pagkakatanda ni Lucy, ay ayaw na ayaw ni Lily na ipinapakilala si Lucy sa mga kaibigan nito bilang nakakatandang kapatid. Kahit na step lang sila. She's rude. Hindi man lang niya tayo tinapunan ng tingin. Bulong ng kaibigan ni Lily sa mga kasama nito at hindi ito nakaligtas sa pandinig ni Lucy. Kahit narinig na rinig ni Lucy ay hindi niya pa rin tinapunan ng tingin sina Lily at mga kasamahan nito. Kaya na talaga siya. Mabait siya, promise. Gagawin niya lahat ng bagay na gusto mo. Sabi ni Lily, kahit na hindi nakatingin si Lucy kay Lily, ay alam na alam niya nakangisi na sa ngayon sa kanya si Lily. Anong kailangan mo, Lily? Diretsahan tanong ni Lucy kay Lily nang matapos itong inilikpit ang mga pinagkainan niya. Uminom muna ng juice si Lily bago muling tinitiga si Lucy. I have a favor to ask, Ate Lucy. Kamuntik-muntik ng igulong ni Lucy ang kanyang mga mata sa harapan ni Lily. Dahil sa mga sinasabi nito, kaya pala, ano pa bang ine-expect ni Lucy kay Lily? Nakalimutan ni Lucy na tsaka lang siya lalapitan ang nagpapabait-baitan na si Lily tuwing may pabor itong ipapagawa kay Lucy. We are having a party later at Monique's house, so I will be late. Can you tell mom na gumawa kami ng group project? Make sure you will convince her, ha? At isa pa, paggawa na din ng thesis namin. I need it the next day. Ani ni Lily. Aangal pa sana si Lucy nang bigla na lamang tumayo si Lily. Tinukod ni Lily ang kanyang kamay sa mesa ni Lucy at niyuko nito ang ulo niya upang makabulong na mahina sa tenga ni Lucy. Boyfriend ko si Zed. He is the owner of the school. Kung hindi mo gagawin ang gusto ko, gagawa ko ng paraan para makumbinsi ko siyang tanggalin ang scholarship mo. And the worst is, patalsikin ka dito. Naikuyan na lamang ni Lucy ang kanyang mga kamay. Palagi na lamang siyang binablockmail ni Lily kapag may kailangan ito. Kung kumpiyansa ka, dalmatanino ka, pues hindi mo madadaan si Zed sa ganyan. He know how much he hates you. Hindi ka rin naman kawalan sa paaralan na to. Dagdag pa ni Lily kay Lucy. Siya ka inilayo ang kanyang muka sa tenga ni Lucy at ninisian ito. Bago umalis si Lucy, ay binuhos niya sa ulo ni Lucy ang kanyang daladalang iced tea. Naikurap na lamang ni Lucy ang kanyang mga mata habang tinatanaw si na Lily na papalabas na sa cafeteria. Kinuha ni Lucy ang panyo niya sa bag at pinunasan ng iced tea na ibinuhod ni Lily sa kanya. Pinagtitingin na si Lucy sa ilang mga estudyante na nakakita sa kanilang eksena, subalit ay tila ba normal na ito para kay Lucy at madhid na ata ang kanyang puso upang pansinin pa ang mga tingin ng ibang estudyante. Sinukpit ni Lucy ang kanyang bag sa kanyang balikat at lumabas ng tahimik sa cafeteria. Natawa na lamang ng pagkak si Lucy dahil sa wala naman siyang karapatan upang magreklamo sa buhay na mayroon siya ngayon.
Ito ang buhay na binigay sa kanya ng Panginoon. Wala siyang ibang gawin kundi ang tanggapin at harapin ito. Kahit pa ay balik-balik ta rin pa ang mundo ay hindi na magbabago pa kailanman ito. Napatigil na lamang sa paglalakad si Lucy nang mapansin niya ang mga kakaibang paningin sa kanya na mga estudyante. Mga tingin na parabang namangha. Mga tingin na tila ba naiinggit sila sa kung anumang meron na taglay ni Lucy. Hindi na lamang ito pinansin pa ni Lucy at nagpatuloy na lamang sa paglalakad palabas sa malansang paaralan. Para kay Lucy, malansa. Dahil sa mas masahol pa sa baho ng isda, ang mga katangian ng mga tao nag-aaral doon. Hi Lucy, ilang taon pa kayang tatagal mo dito? Sabi ng isang estudyante. Guys, it's Lucy, the worldwide genius. Pa-autograph naman. Dagdag pa ng isa na ininsulto si Lucy. Duh, autograph my ass. Rich people like us don't need any trash from a low-class girl like here. Ew, sabat naman ng isa. Right, my bad. Anin ng isa nang patawa-tawa pa. Ganito kadalasan ang mga naririnig ni Lucy tuwing uwian na. Hindi lang si Lucy ang minamaliit nila sa malangyang paaralan na ito, kundi kadalasan nilang minamaliit dito ay ang mga tao sa tingin nila ay mas mababa sa kanila, gaya na lamang ni Lucy na isang scholar sa malangyang paaralan na ito. Ang paningin nila kay Lucy ay isang hampas lupang hindi nararapat na makapag-aral sa paaralan ito. Kilala si Lucy hindi lang dahil sa matalino siya, kundi dahil sa kilala din siya bilang isang scholar na pinakaingat-ingatan ng mga guro sa paaralan ito. Dahil sa inggit ng mga estudyante sa kanya, ay gumagawa sila ng paraan upang matanggal ang scholarship ni Lucy. Tila ba, sabik na silang makita bumabagsak si Lucy. Sa totoo lang, hindi naman talaga masyadong matalino si Lucy. Sadyang lahat na nangyayari sa kanyang buhay ay naalala niya. Lahat ng bagay na nakikita ni Lucy, nadidinig at nababasa ay madali lang yung naalala. Memoryado lahat ni Lucy, kahit naman hindi nito sinadya. Hyperthymesia ang tawag sa sakit ni Lucy. Hindi alam ng lahat na may sakit ito. Hindi nakakasigurado si Lucy kung may tuturing niyang isang biyaya ito para sa kanya o isang sumpa. Pakiramdam kasi palagi ni Lucy, nasasabog na ang kanyang ulo sa lahat ng mga alaala na pumasok sa kanyang isipan na hindi alam ng lahat ng taong minamaliit siya. Napapugad na lamang ng hangin si Lucy na makalabas siya sa paaralan ng tuluyan. Kahit anong pilit tatanggapin ni Lucy ang buhay na mayroon siya ngayon, ay hindi nga maiwasang itanong kung bakit siya nagkaroon ng buhay na mayroon siya ngayon. Hindi maiwasang sisihin ni Lucy ang kanyang ama sa mga nangyari sa kanya sa ngayon, kung bakit iniwan siya sa kamay ng babaeng mabait lang kung nakaharap sa maraming tao, sa babaeng saksak ng sakim, sa pera at luho. Umuwi ka na pala. Nasaan ang anak ko? Napatigil si Lucy sa pagpasok sa kwarto niya nang marinig ang boses ng tita niya. Bahagyan nilingon ni Lucy ang kanyang tita at nakitang may hawak-hawak itong Yossi sa kaliwang kamay nito at bote naman ng alak sa kanang kamay nito. Nasa bahay daw ni na Monique. Gagabihin siya pag uwi, ani ni Lucy. Pagkatapos si Lucy nasabihin ito ay pumanhik na ito. Papasok sa kanya si Lid, pero bago pa siya makapasok ay may biglang humilas sa kanyang mga braso. Sinasabi ko bang tapos na ako sa aking pagsasalita? Inisasabi ng kanyang tita, tsaka pinadilatan siya sa mga mata. Marahasi ang pinaharap at napangiwi na lamang si Lucy sa sakit ng pagkakahawak sa braso. Alam mo, bastos ka talaga eh, no? Nagmana ka talaga sa nanay mo na walang kwenta! Sigaw ng kanyang tita sa kanya, sabay diin ang sigarilyo sa kanyang braso. Pinalisikan ni Lucy ng mga mata ang tita niya dahil sa sakit na dulot ng sigarilyo sa kanyang braso. Ano? Walang kwenta? At sa tingin mo ba may kwenta ka? Inis din na sigaw ni Lucy sa kanyang tita. Nakita ni Lucy kung paano tumaas bigla ang kilay ng kanyang tita. Natila ba nakarinig ito na mapamanghang salita? Kailan ka pa natuto sumagot sa akin, ha? Inis na sigaw ng kanyang tita at balak na sanang sampalin na si Lucy. Buti na lamang at nasalo ka agad ni Lucy ang mga kamay nito. Punong-puno na ako sa inyo! Wala na kayo ibang gawin kundi ang gawin akong alila sa sarili kong pamamahay!
singhal ni Lucy. Sa ating tatlo na naninirahan dito sa pamamahay na to. Ako! Ako ang higit na may karapatan sa lahat ng pera at ari-arian ng inangkin nyo. Kahit man lang pag-aaral ko ay pinagkait ninyo. Kung hindi ako nagsikap na makapag-scholarship, hindi ako makapag-aral. Sigaw ni Lucy. Sa totoo lang, hindi naman talaga mahirap si Lucy. Mayaman siya. Ngunit, dahil sa ikalawang asawa ng daddy niya ay naghirap siya. Ayaw ng tita niyang paaralin siya dahil natatakot sila na si Lucy ang makapagmana sa kumpanyang iniwan sa kanya ng daddy niya. Walang nakakaalam na si Lucy ang tunay na anak ni Leandro Cordova. Ang alam kasi ng lahat ay siya ang anak sa labas ng daddy niya at si Lily ang tunay dahil sa ito ang pinalabas ng tita niya. Hindi din siya makapagprotesta dahil menor de edad pa siya. Tumahimik ka! Ari ng kanyang tita na galit na sa pagsagot ni Lucy sa kanya. Nang marinig naman ito ni Lucy ay agad namang napangisi na lamang siya at agad-agad na nag-impake ng kanyang gamit at sinabi sa kanyang isip, sana masunog ang bahay nito. Mahigpit na hinawakan ni Lucy ang kanyang bag at agad na lumabas sa kanilang bahay. Sawang-sawa na si Lucy sa mga pangyayari at sa pang-aalila sa kanya ng mag-ina. Nakalabas si Lucy sa kanilang bahay, subalit ay hinablot ng kanyang tita ang braso niya. Mabilis itong ibinalya si Lucy na naging dahilan upang magulat ang kanyang tita. Gulat na napatingin ang kanyang tita sa kanya habang blanco tingin lang ang iginawad ni Lucy sa kanya. Aalis ako at huwag na huwag mo akong pipigilan, ani ni Lucy. Natawa naman ang kanyang tita kaya't agad itong nagsalita. Aalis ka? Sa tingin mo mabubuhay kang mag-isa? Saan ka titira? Anong kakainin mo? Huwag kang aalis dito. Sigaw ng kanyang tita sa kanya, muling ibinalik ni Lucy ang kanyang tingin sa kanyang tita, sabay sabing, napag-aral ko nga ang sarili ko, hindi ba? Sa tingin mo, hindi ko kaya mabuhay mag-isa? Tinalikuran ni Lucy ang kanyang tita at agad-agad na lumabas ng kanilang bahay. Bago pa siya makalabas sa kanilang gate, ay biglang sumigaw ang kanyang tita. Sa oras na lumabas ka, huwag na huwag kang babalik dito. Hindi ka kawalan! Subalit ay tila babingi si Lucy at patuloy lang sa kanyang paglalakad. Subalit ay bago ito makaalis ay lumingon nito at huling-huli na talaga sabay bitaw ng mga salita na hindi na talaga ako babalik pa. Hindi niyo makukuha ang inasam-asam niyong luho hanggat sa hindi ko napipirmahan ang waiver. Sino sa ating dalawa ngayon ang hindi kawalan? Hindi ba ikaw? Tila nagulat sa sinabi niya ang kanyang tita, subalit ay mabilis sa umalis si Lucy, kaya't hindi niya na narinig pa ang mga sigaw ng kanyang tita. Sa kabilang dako naman, ay nangangailangan ng isang personal nurse ang pamilyang Carson dahil sa sakit ng kanilang anak na bigla na lamang itong inaatake gabi-gabi. Pasaway ang kanilang anak na lalaki dahil sa gusto niya na hindi mabulok sa isang mansyon na lamang, lalo't lalo na na alam niyang may sakit siya. Gusto niya munang mag-enjoy pa ay gusto niya munang maranasan na mamuhay sa labas ng kanilang mansyon. Dahil sa mula pagkabata niya ay nasa mansyon lang siya palagi. Mapanganib kasi para sa isang Carson ang lumabas, lalong-lalo na sa ngayon nang malaman ng pamilya Carson ang nangyayari sa Cordova family na inakala ng lahat na namatay ang ama at ina nito sa pagprotekta sa anak. Ang Cordova family kasi ang ikatlong pinakamayaman, ikalawa ang Carson, at ang pinakamayaman sa lahat ay ang pamilya ng mga Kali. Sa mga haka-haka ay hinahanap pa din ang pamilya Kali ang nag-iisa nitong tagapagmana ng kanilang mga ari-arian na si Lucina Seidel Kali. At tanging kwintas lamang ang makakapagpatunay na siya ang nawawalang heres ng Kali family. Nahanap niyo na ba ang anak ko? Formal na tanong ng isang babae. Umiling ang isa sa kanilang mga gwardya, tsaka nagsalita, paumanhin po senyora, subalit ay nakatakas na naman po si Aro. Napabuntong hininga na lamang ang senyora dahil sa katigasan naman ng ulo ng kanyang anak. Di kasi may tindihan ni Aro ang nais pinapahiwatid ng kanyang ina, mapilantik nitong ginalaw ang kanyang mga kamay na senyales upang umalis na ang mga gwardya. Humingi ng paumanhin sa ikalawang pagkakataon ang mga gwardya
at ipaalam na sa senyora. Manahan na hinihilot-hilot ng babae ang kanyang noo dahil sa konsimisyon sa kanyang nag-iisang anak na si Aro. Ano ba ang nais niyang gawin sa kanyang anak? Ano at palagi na lamang ito nawawala sa kanyang paningin? Sa kabilang banda ay malayang naglalakad-lakad si Aro sa mausok na bayan sa isang syudad sa labas ng kanilang masyon. Nakasuot siya ng salaot at gustong-gusto na kasuotan. Pinasadahan niya ng tingin ang mga batang guskusin na naglalaro sa tabi ng daan. Mabuti pa ang mga pasit na to at malaya silang nakakapaglaro sa tabi-tabi kahit na wala silang pamilya at mahirap lamang. Subalit, may kalayaan silang gawin at nais nila sa buhay. Sabi na lamang ni Aro sa kanyang isipan, umiling ito at patuloy na tumahak sa daan patungo sa bayan na siya mismo ay nagulat dahil sa may sunog pala sa di kalayuan na siyang dahilan upang siya'y natakot at nagulat. Sa kanyang paglalakad-lakad ay biglang inilahad ng isang matanda ang kanyang napakaduming kamay sa harap ni Aro upang mamalimos. Napabuntong hininga na lamang ito dahil sa wala siyang kahit na pisong dala na pera sa ngayon dahil sa tumakas na lamang siya sa kanilang mansyon. Wala din naman siyang balak na mamili sa bayan. Subalit, ang nais niya lamang ay magpasyal-pasyal upang kahit papaano ay bago siya kunin ng Panginoon dahil sa sakit niya ay malaman niya na nagbuhay sa labas ng kanilang mansyon. Tinanggal na lamang ni Aro ang ginto niyang singsing at iginawad ito sa palad ng matanda. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ng matanda na bigyan niya ito ng isang gintong singsing. Tumingala ang matanda kay Aro, sabay sabing, "Maraming salamat po. Sana po ay gabayan kayo ng Panginoon." "Walang anuman po," sagot naman ni Aro at nagpatuloy sa paglalakad. Numiko siya sa kabilang daan at humalinghing naman sa kanyang ilong. Ang amoy ng masasarap na pagkain sa parke. Ito ang parte ng bayan kung saan ang maraming pagkain at mga naglalaro ang iyong masisilayan kahit na gabi ito. Pinikit ni Aro ang kanyang mga mata upang lasapin ang sarap nito kahit sa pang-amoy lamang. Ang pagkain kanyang naamoy ay isa sa mga pagkain pinagbabal sa kanya tal sa kanyang sakit. Napapikit na lamang siya at naglakad sa parke. Sa kanyang paglalakad na nakapikit, ay hindi niya napansin na may isang babae na katayo sa kanyang dinadaanan. Pagmulat na pagmulat ni Aro, nabunggo niya ang isang babaeng umiiyak na nakatanaw sa isang pamilyang masaya nagkakainan sa gilid ng may puno. Imbis na humingi ng tawad, ay mabilis niyang pinulot ang salakot na nahulog mula sa pagkakabunggo at agad na binalik ito sa ulo na subalit ay huli na dahil sa nakatingin na sa kanya ngayon ng masama ang babae. "Ano ba? At hindi ka man lang tumitingin sa dinadaan mo?" inisasabi nito. Imbis na natakot si Aro sa babae, ay tila ba mas natulala siya dahil sa ganda ng babae. Kahit na may mga luha sa kanyang mga mata, ay mas lalo itong nagpaganda sa kanya. "Patawad po. Hindi ko po nais sa babangga kayo," paumanhin ni Aro. Tumayo na ang babae at agad na nagpagpag sa kanyang kasuotan. "Ano ba naman to? Pati pa naman dito sa parke, mamalasin pa ako? Ano bang kasalanan ko sa iyo, Lord?" iyak ng babae. Tila naman naawa si Aro at hindi niya alam kung paano patatahanin ng babae. Bigla niya na lamang niyakap ang babae, sabay sabing, "Huwag ka mag-alala. Salamat ka at buhay ka pa kaysa sa iba na may mga sakit na konti na lang ang oras na natitira sa kanila. Kaya't hanggat may buhay, may pag-asa." Pumilis ang tibok ng puso ni Aro nang maramdaman na yumakap pabalik ang babae sa kanya, sabay sabing, "Salamat dahil ngayon ko lang naramdaman na may tao din pala nag-aalala sa akin." At nagkayakapan ang dalawa. Unang kumalas sa yakap si Aro, "Ano bang pangalan mo?" "Lucy." "Ikaw?" sagot ng babae. "Ako pala si Aro." Ani naman ni Aro. Pag-angat na pag-angat ni Aro sa kanyang paningin ay nakita niya sa malayo pa lang may mga gwardiya ng mami niya na patuloy na naghahanap sa kanya. Niyuko ni Aro ang kanyang ulo kay Lucy upang balingan ng tingin. Bigla niyang hinawakan ang mga kamay ni Lucy na siya namang ikinagulat ni Lucy. Magsasalita pa sana si Lucy, subalit ay mabilis at tumakbo na lamang bigla si Aro kasama si Lucy na napatakbo na din. "Huy, Aro! Anong gulong pinasok mo? At bakit tayo tumatakbo?" pag-aalalang tanong ni Lucy kay Aro.
Pero bago siya sagutin ni Arrow, ay sumigaw ang mga gwardyo ng mami nga, "Arrow Azrael Carson!" Mabilis pa sa alas 4 ang binilisan pa ni Arrow ang pagtakbo habang hawak-hawak pa din ang kamay ni Lucy. "Arrow! Ba't kanila tinutugis? Ano ba? Sagutin mo ako!" Ani ni Lucy. "Lucy! Mamaya ko na i-explain sa'yo lahat!" Ani ni Arrow at patuloy sa pagtakbo at pagtakas sa mga gwardya na tumutugis sa kanila ngayon. "Arrow Azrael! Bumalik na po kayo sa mansyon! Hinahanap na po kayo ng mami nyo!" Sigaw ng isang gwardya sa kanilang dalawa ni Lucy na tumatakbo pa rin. Patuloy pa rin sila sa pagtakbo, subalit ay mas lalong dumadami ang tao at dumadami na ang mga gwardya na umahabol sa kanila. Nahirap na silang makisiksik sa mga tao dahil sa nagkahawak ang kanilang kamay ni Lucy, subalit ay hindi pa rin sila tinatantanan ng mga gwardya. "Ba't ka ba tumatakbo sa mga gwardya mo? Huwag mong sabihin na wala ka ding kalayaan." Tanong ni Lucy. "Ganun nga yun, Lucy. At mahaba ang kwento para sabihin ko lang sa'yo kapag matatakasan natin sila." Ani ni Arrow. Subalit ay lumaki ang kanilang mga mata nang makitang isang mataas na paden lamang ang kanilang karap sa ngayon. "Parang dito na ang katapusan natin, Lucy. Hays, babalik na naman ako sa mansyon." Ani ni Arrow na tila ba naiiyak na. "Ba't pa ayaw na ayaw mo sa inyo, Arrow?" Takang tanong ni Lucy. "Ayoko sa mansyon. Dahil sa palagi na lang ako nakakulong doon." At naputol bigla ang sasabihin ni Arrow na bigla na lamang itong nawala ng malay. "Arrow? Uy! Arrow!" Natatalanta si Lucy dahil sa bigla na lamang namutla si Arrow. Kaya't medyo kinabahan si Lucy. Pero alam niya naman ang ilang mga rescue tips. Kaya't mabilis niyang kinuha ang bag niya at doon itinatog ang ulo ni Arrow. At kanya itong hinilot-hilot ang lahat ng mga parte ng katawan at nag-perform siya ng CPR. Maya-maya lang ay nagkamalay na din si Arrow. Nabusan lang kasi siya ng hininga dahil sa kakatakbo. Mahina pa din si Arrow kahit hindi kaya ni Lucy na buhatin ito. Buti na lamang at biglang dumating ang mga gwardya niya. "Arrow Azrael, okay ka lang?" Tila ba natataranta ang isa sa mga gwardya. Kahit nangihina ay sumagot si Arrow. Nang, "Oo, okay lang ako. Dalhin niyo na ako sa mansyon. At pati na din si Lucy." Hinawakan ni Lucy ang kamay ni Arrow. "Uy, teka Arrow, may sakit ka ba? At teka, hindi ako sasama kasi may gagawin pa ako." Pagrarason ni Lucy. Dahil sa may problema ding dinadala si Lucy. Kung kaya't gusto niya mapag-isa at nais niyang maghanap ng trabaho sa ngayon upang matustusan ng pangangailangan. Hinawakan na mahigpit ni Arrow ang kamay ni Lucy, sabay-sabing, "Please, Lucy." At nawala na naman ito ng malay. "Sige na po, miss. Sumama na po kayo sa amin ni Arrow. Ngayon lang namin nakitang nagmakaawa si Arrow. Tagbigyan niyo na at malaki din ang pasasalamat namin sa inyo. Dahil sa panahon na inatake siya, ay alam mo kung ano ang gagawin." Sabi ng isa sa mga gwardya, walang nagawa si Lucy, kundi ang sumama kina Arrow. Tahimik ang buong sasakyan na bumiyahay na sila patungo sa mansyon ni Arrow. Nang malapit na silang makapasok, ay nagulat si Lucy sa kanyang nabasa sa labas ng gate, Carson Family, kaya't di niya maiwasang magtanong sa gwardya. "Excuse me po kuya, is this Carson Family? Yung ikalawa sa mga mayayamang pamilya sa buong lungsod?" Tumango naman ang gwardya, tsaka biglang nagsalita. "Bakit po ma'am? I'm just excited lang po na mamit muli sila Tita Imelda Carson," sabi ni Lucy. Okay po ma'am." Yun na lang ang naging sagot ng gwardya. Pagbukas sa pagbukas ng kotse, ay agad na tinulungan nila si Arrow na makalabas. Nang makalabas si Arrow ay biglang nataranta na pumunta sa kanilang harapan ang mami ni Arrow. "Azrael! Anak! Oh my gosh! Ipasok niyo siya sa loob ng silid niya! Anak! Yan ang sabi ko sa'yo eh! Huwag na huwag ka magmamatigas! Ays, kailangan na talaga natin ang personal nurse mo." Ari na kanyang ina. "Mom, sabing ayoko. At kung gusto niyo na may personal nurse ako, gusto ko si Lucy." Sabi ni Arrow. Nakagat na lamang ni Lucy ang kanyang mga labi. "Lucy? Are you sure anak? Isa lang ang alam kong Lucy. At alam ko hindi ko siya makukuha dahil sa baka ako na naman ang away ng tita niya." Sabi ng mami ni Arrow. "Ehem, excuse me, Tita Imelda.
okay lang po sa akin na maging personal nurse ni Aro sapagkat nangangailangan din po kasi ako sa ngayon ng trabaho para sa sarili ko kasi lumayas na po ako sa bahay namin sa ad ni Lucy. Oh my gosh, Lucy! Ikaw ba yan? Ang laki-laki mo na! Ang ganda-ganda mo pa! Sorry for what happened to you, ha? Wala akong maitulong kasi ginagamit ang kapatid mo si Lily ang connection niyang boyfriend niyang si Zed Cali. Alam mo naman ang mga Cali, diba? Pahayag ng kanyang tita Imelda. O siya nga, Aro! Gumaling ka muna. Mag-uusap muna kami ni Lucy sa garden. Paalam ng mami ni Aro. Tumango lang naman si Aro. Nang nasa garden na sila, ay unang nagsalita si Imelda, Lucy. Alam mo ba na nasunog ang bahay niyo? At under investigation pa din. At sabi ng tita mo sa interview, is kasalanan mo daw. Malungkot na sabi ni Imelda. Napangisi na lamang si Lucy. Di pa talaga nila ako tatantanan na. Grabe naman ang mag-ina na yun. Ako pa talaga? Saan ni Lucy? Sabihin mo nga sa akin lahat, Lucy. Ang mga nangyari sa iyo nang mamatay ang mami at daddy mo. Tanong ni Imelda. Kinuwento naman agad lahat-lahat ni Lucy ang mga pangyayari sa kanyang buhay. I'm so sorry for your loss, Lucy. But anyway, I'm glad that you're okay and still fighting. You are so brave like your mom. Saad ni Imelda. Tita, I want your help for this time. Sana, tita, na mahanap ko ang totoo kong pamilya, tita. Kasi these past weeks, I have a dream that my mother was not the mother I used to know, tita. This necklace, tita, this is the only thing that can solve my problem. But first, I just want to have a word first, tita. Pagmamakaawa ni Lucy kay tita Imelda nga. Noon kasi, bago mamatay ang daddy nga, palaging bumibisita si Imelda sa mga lolo at lola ni Lucy, kung kaya't kilala nila ang isa't isa. I can help you with that, Lucy. But please, help me too. Aro is dying. Our doctor said na kapag di naagapan ng lunas ang kanyang sakit, ay mamamatay siya. I don't want to lose my son, Lucy. And I'm so happy that you finally want a personal nurse. And it is you. I don't know why you and Aro accidentally met each other. But please, just for Aro, pagmamakaawa din ng tita niya. Okay pa tita, saad naman ni Lucy. Binisita naman agad ni Lucy si Aro. Aro, you have an illness. And I'm willing to be a personal nurse. If you will promise me that you will fight for your life, okay? Tumango lang naman si Aro sa sinabi ni Lucy. Lucy, thank you. Dahil, kahit sa ganito kong buhay, ay nakilala kita. All my life, I was here inside this mansion, which is I considered as a cage for me. I'm like a bird in a cage. No freedom at all. All I just want is to experience the outsider's world. Naiiyak na sabi ni Aro. Huwag mong isipin yan, Aro. Kasi ako, kahit na malaya kong nagagawa ang gusto ko, ay mas mainam pa din yung may ina ka, na iniintindi ka, at pinoprotektahan ka, Aro. Kaya't, please bear with me, okay? Sabi naman ni Lucy. Matalino si Lucy. Kung kaya't, alam niya na ang lahat ng mga daanan sa bahay ni Aro dahil sa pinasyal siya ng tita Imelda niya kanina. Imbis na mag-aral sa paaral ang kanyang inaaralan noon, ay pareho silang dalawa ni Aro na nag-homeschool na lang dahil sa kailangan niya sabayan si Aro upang kahit papaano ay magiging masaya din naman ito. Mag-iisang buwan na, simula nang siya ang naging personal nurse ni Aro at tuwing sine-check up si Aro ng kanilang doktor. Kung noon, ay medyo madalas siyang inaatake ng sakit niya. Sa ngayon, ay hindi na masyado dahil kay Lucy. Kahit na hindi aminin ni Aro, ay nagkagusto siya kay Lucy. Subalit, ay hindi niya ito masabi dahil sa takot na baka i-reject siya. Isang araw, habang nagpe-painting silang dalawa ni Lucy sa labas ng bahay, ay tinanong niya si Lucy. Lucy, masaya ba ang buhay kapag nasa school ka? Kung saan marami kang kaklase? Nagulat si Lucy sa tanong ni Aro. Subalit, ay nginitian niya ito bago sagutin. Alam mo, Aro? Maganda naman. Subalit, ay nakadepende iyon sa estado mo sa buhay. Kapag mayaman ka, iginagalang ka. Kapag mahirap ka, ay tila isa kang basura para sa kanilang mga mayayaman. Pero nakadepende din ang ugali sa pera, Aro. Napatango na lamang si Aro. Kamusta ka na pala, Aro?
Pasensya ka na ha. Di ko kasi alam talaga ang mga gamot katulad ng doktor mo. Pero alam ko yung mga basic at mga gamot na nababasa ko lang. Okay na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Lucy. Okay naman ako, Lucy. Pero Lucy, gusto mo bang mag-shopping muna? Gusto ko munang i-treat ka. Kasi dahil sa'yo, ay medyo gumaling na ako. Kung dahil sa'yo, baka pati na ako sa ngayon. Malungkot eh, sabi ni Aro. Ano ka ba naman, Aro Azrael? Lahat ay nangyayari dahil may rason ito. Nakangiting sabi ni Lucy. Asan na ba ang daddy at mommy mo, Lucy? At ba't kayo magkakilala ni mom? Tanong ulit ni Aro. Hindi nakaimik si Lucy ko kaya't nagsalita naman si Aro. Sorry, Lucy. Okay lang, Aro. Kasi ano eh, naputol ang sasabihin ni Lucy kay Aro na biglang dumating ang isang maid nila. Excuse me po, Miss Lucy at Sir Aro. Pinapapunta po kayo na senyora sa silid niya. Tumangulang ang dalawa at sabay naglakad patungo sa silid ng kanyang ina. Nang makapasok sila ay biglang nagsalita si Imelda. Aalis tayo mamaya. Dahil invited tayo sa engagement party ng kapatid mo, Lucy, na si Lily, kay Zed Cali. May pag-aalala sa mukha ni Imelda nang nakita nakangiti na malungkot si Lucy sa kanyang narinig na balita. Okay lang, Lucy, if di ka napupunta. Dagdag pa ni Imelda dahil sa makita na naman ni Lucy, si Lily at tita niya. No, I'm okay, tita. I will prepare na lang. I'm ready to face them naman po. Pag-a-assure ni Lucy sa tita Imelda niya. Lumabas ang ilang minuto at nakarating sila sa mansyon ng mga Cali. Nang makarating sila, ay tila ba naihilo si Lucy nang hindi niya alam. Maraming mga imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Are you okay, Lucy? Pag-aalala ni Aro. I'm okay. Masakit lang ang ulo ko. Ngumiti si Lucy upang hindi na mag-alala pa si Aro. Nang makarating sila sa loob at nakita ni Lucy na nakangisi sa kanya si Lily at ang tita nito. Hindi na lamang pinansin ni Lucy sila. Nakipagkilala sina Imelda at Aro sa pamilya ng mga Cali. Pero biglang nawala ng malay si Lucy nang magkahawak ang mga kamay nila ni Lucia Cali, ang asawa ni Cyrus Cali. Tila ba hinigop si Lucy ng isang itim na butas. Nagkagulo ang lahat nang makitang nawalan siya ng malay. Pero ang mas nakapagpagulo sa okasyon ng gabing iyon ay si Lucia Cali. Oh my gosh, Cyrus! Luciana Cydil is alive! She's our daughter! Iyak nito. Wait, what? Anong puweba mo, mahal? Saad ni Cyrus. Her necklace. This is the necklace that I gave to our child. Tapos sa loob nito, nakasulat ang name niya at signature natin. Iyak ni Lucia. Kaya't agad nilang dinala sa hospital si Lucy at hinintay na magkamali ito. Na magkamali si Lucy ay agad na sinabihan siya na siya ang totoong anak. Laking tuwa ang naramdaman ni Lucy dahil sa ngayon ay may pamilya na siya. At sa pagkakataon din yun ay nagtapat si Aro ng kanyang nararamdaman. At sila ay in-arrange marriage ng kanilang mga magulang upang sila ang magkatuluyan. Hindi natuloy ang kasal ni Lily at ni Zed na kapatid ni Lucy dahil tumutol si Lucy sa kanila. Nalaman din ni Lucy na kinuha pala siya ni Leonardo Cordova upang magiganti sana, pero napamahal si Leonardo at Ariana sa kanya. Kung kaya't, ang personal nurse noon ni Aro ay isa palang pinakamayaman na nawawalang anak ng mga Cali.